Anong gagawin mo kung magbago na ng tuluyan negatively ang jowa mo? Ay, naku, nakagulat ang mga pangyayaring yan, ha? Kaya naman, naku, mga kapatid, hinihintay ko ang inyong iba pang mga kasagutan. Sandali, mag-re-refresh lang tayo dito, no? Okay. Sabi ni Alma Aranilio, i-call mo na agad yung attention niya at sabihin sa kanya na parang may iba sa ikinikilos niya at paalalahanan na hindi naman siya ganoon dati. Kumbaga, kausapin mo na agad ng heart to heart. Alam niyo, totoo yan. Hindi yung ano, kasi ang dami-dami sa ating mga karelasyon. Okay, may mga pagbabago ka makikita. Nung una, mga maliliit na pagbabago dahil nga sabihin na natin na kadanas ng stress sa trabaho. O kaya naman ay meron lang mga konting mga misunderstanding sa inyong dalawa. Pinalilipas. Oo, pero dahil nga sa nakakasanayan niya na halimbawa hindi niya ina-express or masyado niya namang na-express. Ganun yun eh. O, yung extremes, okay? Pwedeng hindi niya ina-express, kinikim-kim, o kaya naman ay masyadong na overstress niya ang kanyang mga damdamin. Palalampasin mo dahil sige, pasensyoso ka eh, di ba? Pasensyosa ka. Pero sa bandang huli, ba nagsasuffer lang yung relationship ninyo dahil nasasanay mo na pala siya at hindi nasisita, hindi nakakausap. Dahil hindi nyo pinag-uusapan, ano ba talagang issue? Ano ba talagang mali? Ano ba talagang... Alam nyo, mali para doon sa iba sa heart-to-heart to. Ngayong kailangan napakaseryoso, kailangan nasa isang lugar na no. Not necessarily nagagastos ka, not necessarily na kayo ay... Kung saang lugar yung kayo ay relax na relax, ha, magiging totoo sa inyong mga kasagutan na kayo lang... Okay lang dalawa ng partner mo habang sinasabi mo na merong nag-iiba na sa kanya or sa'yo rin, may pag-iiba na sa'yo, yun ang tamang lugar para kayo ay mag-usap ng heart to heart. Puso sa puso ni partner. Hindi yung tara mag-coffee muna tayo tapos tinitignan nyo naman. Mga distraction pa yun eh, no? Yung makikita mo, hindi nyo masabi dahil merong umupo malapit sa table ninyo. Diba, ang hirap mag-usap kapag gaganon ng puso sa puso o kaya bigla may kakilala na dumating. Ay, Mars, ano na? Wala na, naputol na yung pag-uusap ninyo. Kaya tama yung sinabi ni Alma Aranilio. I-call mo na rin agad yung attention niya kung meron ka ng on a regular basis nakikita na pagbabago, ha, na negative sa inyong pagsasama. Okay, sabi naman niya Darwin Rosel, una po kakausapin ko ng mahinahon at maayos kasi may dahilan siya kung nagbago siya in a negative way, either sa mga loved ones niya or sa iyo mismo nakarelasyon niya na may ginagawang kasalanan sa kanya. Pwedeng galing sa iyo, pwedeng galing sa kanya, pwedeng nga rin sa mga kamag-anak naman pala ang issue. Pero biruin nyo, kung hindi kayo mag-uusap, kung hindi ka magtatanong, hindi mo malalaman kung ano nga ba ang issue. Kaya mas maganda kung meron nga po kayo, ha, na mga nakikitang pagbabago sa inyong mga karelasyon negatively. Tama lang naman na mag-observe sa una, pero meron ho kasi yung observation pa lamang natin, malinaw na kailangan na ay tayo ay mag-inquire, tayo ay magtanong na rin, ano bang problema? Bakit ba ang taray-taray mo sa lahat ng mga taong nakasalubong natin? Bakit ba parang ang sungit-sungit mo ngayon? Diba, bakit ba ang init-init ng ulo mo sa mga katrabaho mo? Mag-usap nga tayo, halika, kumalma ka muna rito. Ganoon! Oo, hindi na kailangan yung, sige, mainit ulo niya ngayon. Sige, hintay. Mainit na naman ulo next week. Sige, hintay pa. Mainit na naman. Baka ma-stroke yan. Ha, yung partner mo, baka ma-attack na lang sa puso yan. Diba, i-check mo na rin. Huwag na masyadong patagalin pa. Okay, dahil nga po, yung mga pagbabagong yan, negatively, ay mga warning signs na meron talagang problema. Yun lang naman ang bottom line dyan. Meron talagang problema, meron mga bagay na dapat pag-usapan, pero sabi ko nga sa inyo, nagmamatter kung saan kayo mag-uusap, kung kailan kayo mag-uusap, sana yung nakapagpahinga rin siya kahit papaano, hindi yung galing siya doon sa dungeon na mga dragon. Ha? Kung halimbawa ang problema sa opisina at kagagaling niya lang doon, pag-uusapan nyo na,
maghintay ka lang. O baka mas stress lang, very stressful ang pag-uusap ninyo. Pero kumbaga pakiramdaman mo rin and tanungin. Dapat alam nyo kung anong mga tanong ang dapat na masagot nitong partner ninyo. Hindi yung, hindi mo na ba ako mahal? Alam nyo kasi minsan ganyan eh. Yung mga tinatanong natin, hindi mo na ba ako mahal? Nagbabago ka na. Yung pala may problema lang doon sa kapatid niya, doon sa nanay niya, may issue lang pala sila na hindi mo pa alam, hindi pa nasasabi sa'yo. O pagkukulang niya yun na hindi mo alam, di ba? Pero biglang magiging tungkol sa'yo. Oh, it's not all about you. Hindi lang ang relasyon ninyo ang nagmamatter sa buhay niya at sa buhay mo. Dapat meron din kayong relationship sa katrabaho, merong relationship sa sarili-sariling pamilya ninyo, sa mga kaibigan ninyo. Oh, ganoon yun. Kaya, oh, ito, sabi ni na Andeng Bongo, yes, true, kausapin na maayos dahil at huwag maging unfair doon sa isa. Oh, ganoon yun.